Nasa 26.7 billion pesos ang halaga ng pinsalang inabot sa pananalasa ng bagyong umpong sa bansa. Pinakamalaking pinsala ang mga palayan na nagkakahalaga ng 14.5 billion pesos, 8.1 billion pesos naman para sa corn. Agriculture at infrastructure damage dahil sa bagyong UDCs, nasa 10 bilyong piso na. Pinakamalaking damage dyan, agrikultura pa rin. Kabayan, opo, ang ating pong agricultural sector na damage, napakalaki po. May higit pong 600 million. Ang total po nating damages as of today, as far as agriculture is concerned. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang sektor ng pag-aagrikultura ang isa sa pinaka-apektadong industriya sa panahon na may tumatamang natural na kalamidad tulad ng bagyo, pagbaha at tagtuyo sa ating bansa. Sa mga nakaraang dekada, ang naitalang pinakamapanirang sakuna ay ang Bagyong Pablo, Yolanda, Glenda at Bagyong Umpong. Apektado nito ang paghahayupan, pangisdaan at mga pananim. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga tanim na bigas at mais ang pinakamalubang naaapektuhan dahil sa nagdudulot ito ng banta sa food security at kita ng libo-libong magsasaka na sa mga pananim lamang na ito umaasa. At isa nga ang Davao Region sa umuusbong na top producer ng mais dito sa Mindanao. Ngunit, hindi rin ito nakawala sa nasabing suliranin. Ang Davao Region kasi is very vulnerable to natural and human-induced hazards because of our geographical locations. And for the corn production, mostly ang ating mga farmers dito sa Davao Region is nagtatanim sa mga dahiling lugar, and which is very prone to landslide, at saka yung iba nagtatanim sa mga lowland areas which is very prone to flooding. So pag once na dumating yung malakas na ulan, may possibility po talaga na yung mga areas na yun is ma-damage. Alam naman po natin na ang mga corn farmers dito sa Davao Region ay tinatawag natin mga marginalized farmers. Sila po yung mga farmers na may kakulangan talaga sa financial. So, pag once po na naapektuhan ang kanilang mga farms, may possibility po talaga na wala na po silang pera na ipambili ng bagong seeds at saka fertilizer. Upang matugunan ang nasabing problema, isa sa mga hakbang ng Department of Agriculture Corn Program ay ang pagpapatayo ng mga corn seed storage facility. So that's why the Department of Agriculture Region 11 crafted this buffer stocking program in response po sa ating proactive approach sa disaster risk reduction management para po may maibigay tayo sa mga apektadong farmers once may disaster po na mag-occur. Ang mga binibigay po namin ng mga seeds or mga iniimbak po namin na seeds para po sa buffer stocking program is ang tinatawag nating open pollinated variety seeds. Yan po yung puti. Tapos yung hybrid yellow corn seeds. May dalawa tayong varieties, yung GM hybrid yellow corn seeds at saka yung conventional hybrid yellow corn seeds. So itong tatlo po ang binibigay natin sa mga farmers depende po sa request ng ating mga affected farmers doon sa LGU. Nakakatulong po ang ating buffer stocking program sa ating mga magsasaka para po mabigyan sila ng paunang binhi. Para po in case na gusto nilang magtanim ulit, mayroon talaga silang ready seeds to plant. And alam naman po natin na kailangan talaga nila ng production support services para po mas mabawasan po yung gastos nila para sa pagtanim ng mais. Ang layunin po ng Department of Agriculture Corn Program is mapanatili po ang produksyon ng mais dito sa ating lugar. So para po mapanatili ang ating produksyon at saka supply doon sa mga consumer natin, itong buffer stocking program will be a ready seeds para po sa mga areas na affected at saka po sa mga areas na possible pa po nating i-enhance yung production ng corn. Makaka-avail po ang mga farmers natin ng ating buffer stocking program pag once po ang kanilang local government unit is magpasa ng damage assessment reporting system sa office po namin, tapos i-validate po namin ang areas. At pag napatunayan po namin na ang farmer na nag-request sa amin ng seeds is included po dun sa mga naapektuhan na areas, sila po yung mga eligible po na makakatanggap ng ating seeds. Inilalabas lang po natin ang ating buffer stocking seeds po sa mga areas na affected ng disaster. Other than that po, wala po. Ang buffer stocking program is nakatulong talaga para ma-maintain or ma-increase ang ating production sa Davao Region. Kasi nakita namin, nung wala pa kaming buffer stocking program, ang damage po loss annually sa corn when it comes to disaster is 7 to 10%. Pero nung nag-buffer stocking program kami, bumaba siya to 2 to 5%. So,
may ready seeds na talaga to plant yung mga farmers pag napektuhan sila. So makukope na yung needed production po for that year. We're planning to establish seed storage po sa lahat ng provinces po sa Davao Region para po yung mga i-deliver po namin ng mga seeds from our storage papunta sa kanila for distribution sa ating mga farmers is viable pa po siya na dumating sa mga farmers. Kasi po, yung seeds is very vital po yung room storage po talaga sa kanilang temperature. So, dapat may tamang storage po for the seeds. That's why to enhance this project, kailangan talaga may seed storage lahat ng provinces. Sa nagbabagong panahon, hindi naiiwasan ang mga kalamidad tulad ng El Nino, La Nina, at ang pagtama ng mga bagyo sa ating bansa. Kaya naman, ang mga programang tulad ng Corn Seed Buffer Program ay isa sa mga hakbang ng pamahalaan upang tulungan ang ating mga magsasaka na madaling makabangon at maging matatag mula sa mga hamon ng pag-aagrikultura.